Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pabala sa mga mahilig magpapayat at magpaputi. Patuloy pa rin kumakalat sa merkado ng ilang slimming at whitening pills na may halong sangkap na shabu at mercury. Ayon nito sa Eco-Waste Coalition, ay isang NGO consumer watch group, sa kanilang pag-ikot sa Metro Manila, nadiskubre nilang lantaran pa rin ang binibentang mga pinagbabawal na produkto nito sa mga Chinese drugstores sa Binondo, Santa Cruz at mga pwesto sa mall. Bagamat paulit-ulit na nilang silang ipag-ugnayan sa FDA para magsumbong pero wala raw aksyon ang ahensya. Lumalabas sa pag-aaral ng Eco-Waste na ang mga itong mga gamot na ito ay naglalaman ng amphetamine na isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng shabu. Kapag nasobrahan sa pag-inom ng mga gamot na ito ay maaaring magkaroon ng irregular heartbeat, urine retention o masakit na pag-ihi at muscle breakdown. At kung sakaling lumala, maaaring magkakumbulsyon na pwede magresulta sa renal failure at hemorrhage. Ang mercury naman na matatagpuan sa ipinagbabawal na whitening cream ay maaaring magdulot ng skin discoloration, pamamantal at fungal infection. Maaaring rin magdudulot ng brain damage at kidney failure ang paulit-ulit na paggamit nito. Bakit nga ba hanggang ngayon patuloy pa rin nagkaalat ang mga peking gamot na ito? Para sagutin niya, nasa linyang telepono si Tony Dizon, Project Coordinator ng Eco-Waste Coalition. Magandang tanghali po, Sir Tony. Magandang tanghali po, Sir Rapid. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig at panood. So, identified niyo na po itong mga gamot na meron pong halo ng amphetamine at mercury na nagkaalat po sa mga butika diyan sa Binondo at Santa Cruz. Naisabi niyo na ho ba ito sa FDA? Tama po yun, no? Particularly itong mga bands po na ito ng mga whitening cosmetics, mm-hmm, na kung saan ay naiabiso na rin po natin ito sa Food and Drug Administration at sa pagkakaalam po namin ay may mga advisory na po sila na inilabas. May mga advisory pero wala pa rin ho silang ginagawang pag-inspection at pag-grade at pagpapasara sa mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot na mga yan, sir. Tama po yun. In fact, isa nga po yan doon sa ating panawagan na sa pagganyan may mga na-abito naman po mula sa isang ahensya, sa isang regulatory agency, ay dapat po na i-coordinate na ito doon sa ating mga local government unit. Sila naman po yung nangangasiwa dito sa mga tindahan na ito. Na kung saan ay total sila rin naman po yung nag-i-issue ng mga business permit sa kanila, mahinang po na ma-coordinate na kagad nila to para po mapigil na po na malapatan na po ng aksyon at mapatigil na po sila sa pagtitinda nitong mga kontrabando, itong mga smuggle, kasi ito po ay hindi rehistrado. At nagtataglay po ito ng mga nakalalasong chemical katulad po ng mercury. Okay. Yung slimming po na mga capsules na ayon po sa inyong advisory, karamihan po sa mga ito na itinitinda po sa mga butika sa Binondo at Santa Cruz, naglalaman po ng mga ng shabu, yung amphetamine? Hindi po ako masyadong familiar doon sa content, pero ito po ay kabilang doon sa abiso rin po mismo ng Food and Drug Administration. Ang ginawa lang po natin, minonitor po natin kung naglilipa na ba itong ganitong klaseng ipinagbabawal at sa ating pong pag-monitoring na ginagawa ay naglilipa na pa rin po ito. Okay. So, ang FDA po ang unang nagbigay ng advisory tungkol dito sa mga gamot na may halong amphetamine na pangunahing sangkap sa paggawa ng shabu. At nung kayo po ay maggawa ng monitoring, nandoon lang yung mga gamot na yon, may advisory ng FDA pero wala naman silang ginagawa para i-raid yung mga establishmentong nagtitinda noon. Tama po yun. Kaya nga po, yun po yung aming panawagan nung una sa mga sulat po namin na ipinapadala sa Food and Drug Administration na lapatan na po ito ng action, lalong-lalo na yung pag-coordinate. Sila naman po ay merong, sabi nga, confiscatory power. May kaya po nila mag-coordinate sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government, okay, para po mapigilan, ma-confiscate, mahuli na po itong mga nagtitinda ng mga ipinagbabawal dito sa ating bansa. Last na lamang po, Sir Tony. Okay. Bakit ho sa inyong palagay, hindi ho kumikilos ang FDA at hindi po hinuhuli, nire-rate, ipinapasara, ikinukulong yung mga tindahan na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot na ito? Hindi po ako po kayang sagutin sa bahagi po ng Food and Drug Administration, no, kung bakit po may kakulangan at
nahihirapan po sila sa pag-coordinate. Pero sa tingin namin, ang isang kadalasan pong binabanggit nila sa amin ay kulang yung kanilang tao para magawa ito. Pero kung sila naman po yung lead agency para sa ganitong pagmo-monitor, pagpukumpiska, mainam po ito, i-coordinate sa parang coordination lang naman po ang kailangan, no? Okay. Maipabot ito dun sa mga local government. At sila naman po ay merong, sabi nga may mga tao na pwede pong humuli, mang-raid dito sa mga nagtitinda ng ipinagbababaw. So kulang pa sila sa tao. Pero sa akin pong palagay, baka kulang pa yung laman ng kanilang bulsa at kailangan bumigat-bigat pa. Anyway, maraming salamat po, Mr. Tony Dizon, Project Coordinator ng EcoWaste Coalition. Sir, kaugnay pa rin ng balitang ito, isang source ng TV5 ang nagsabi na ang mga peligrosong gamot na ito ay binibenta sa mga Chinese drugstores na walang permit to operate mula sa FDA. Wala rin mga lisensyadong pharmacy sa mga nasabing butika na isa sa mga requirement para makapagtinda ng mga gamot. Tinawagan ng wanted sa radyo ang Deputy Director for Internal Management ng FDA na si Attorney Ronald De Viera, at bagamat inamin niyang may mga inspektor sila na nag-iikot para huliin ang mga ito, aminado rin siya na may mga nakakalusot pa rin. Kaya ipinarating niya ito sa kanyang mga kasamahan para patuloy daw silang mag-monitor ng mga butikang sinasabi natin. Good luck! Lakay sa isang executive session ang draft committee report ng House Committee on Justice ay sinasagawang hearing sa paglipana ng droga sa loob ng Bilibid. Nasa batasan si Joyce Ilas. Joyce? Thank you. Nagsasagawang executive session ang mga House Committee on Justice upang talakayin ang draft committee report ng mga naging investigasyon ng komite sa paglipana ng droga sa Bilibid noong panahon ni dating Justice Secretary Dayla De Lima. Paliwanag ni House Committee on Justice Chairman Ray Umali, nagsagawa sila ng executive session dahil hindi pa pinala ang committee report na hawak nila ngayon. Kailangan muna itong pagdebatihan pa ng mga miyembro ng komite. Saka ito irerevisang muli para makagawa ng final na version ng committee report na pwede ng isa publiko. Ngayon, hindi kakasabi lamang ni Umali na plano nilang buksan muli ang committee meeting sa media mayang hapon pagkatapos ng executive session, at plano na rin nilang pagbotohan ang final na version ng committee report mamaya. Bago sila magpulong, nilinaw naman ni Umali na hindi magre-recommenda ng pagsasampan ng kaso laban kanino man ang komite. Paliwanag ni Umali, ang prosecution at law enforcement ay trabaho ng ekotipo. Ang trabaho natin ng kongreso ay gumawa ng batas. Ani Umali. Pero dagdag niya, may findings ng committee report at kung ano man ang minanaman ito, bahala na ang mga kongresista na gumawa ng sarili nilang paghuhusga. Nagsagawa ng apat na pag-meet ang komite sa paglipana ng droga sa Bilibid, kung saan may 22 testigo ang humarap, kabilang na ang 14 na convict. May ilan sa kanila ang nagsabi na alam nila na ang nangyayaring drug trade sa Bilibid, at ito raw mismo ay tumatanggap ng drug money na siyang ginamit niya sa kanyang kampanya para pagkasenador. Thank you. Joyce, kapag naaprubahan yung final report sa committee, ano na mangyayari dito? Simply kapag may final na version na, isasalang itong muli sa komite sa kapagbobotohan ng mga miyembro. Ngayon, sa oras na pumasa ito sa komite, inaasahan na isasalang din ito kaagad sa plenaryo upang aprubahan naman ng buong kongreso. Ani Umali, plano nila maaprubahan ang final na committee report sa plenaryo ngayong linggo dahil magbe-break ng 2 linggo ang kamara para sa umpaundan. E paano yun kung tapos na investigasyon ng kamara dyan nga sa sinasabing droga sa Bilibid? Ano na mangyayari dun sa yung contempt order ng Kongreso laban dyan kay Ronnie Dayan? Pinky, ayon si Pali, mananatili ang contempt order at arrest order laban kay Dayan. May visa pa rin daw ito. Si Dayan nga ang dating driver at bodyguard ni De Lima. Paliwanag ni Umali, kung sakaling mahanap o maaresto si Dayan, pwedeng magsagawa muli ng patulong ang komite o ang isang subcommittee ng Committee on Justice para magbigyan ng patakataon ang ilang mga kongresista na nais magtanong kay Dayan. Kung maaalala, Pinky, sinabi ng ilang mga testigo noong nakaraan na inusustan sila ni Dayan na magbenta ng droga daw upang makalipon ng pondo para sa senatorial campaign ni De Lima. It has been moved and seconded the minutes of the meetings dated September 7, 20, and 21 are approved, while we defer action on the minutes of October 6 and 10. Mr. Chairman.
Please, I don't have a copy with me of the minutes of the September 20 and 21, Mr. Chairman, but earlier I was able to browse through the minutes and I have noticed certain important items that should have been included in the minutes but have been missed out, Mr. Chairman. For instance, in the case of the inconsistency of the testimonies of Ablen and Ragos in the September 20 hearing, Mr. Chairman, that has not been noted in the minutes. So may I request, Mr. Chairman, that that matter be included as it is very important, Mr. Chairman. Secretariat, will you please look into this? Is there any motion to again consider that and consider the minutes of September and ano September 20, Mr. Chairman. September 20, approved in principle to include those corrections as you mentioned. Ano ba yan? Can you please clarify specifically? Specifically, Mr. Chairman, in the case of the claim of Mr. Ablen that Mr. Ragos ordered him to collect from the inmates tara of 100,000 pesos a week. And that on the first week, he was able to collect like 1 million pesos from the first 10 inmates that complied with the required with the instruction of Director Ragos. And in the succeeding weeks, they were able to collect already from all 17 inmates. These were all denied by Director Ragos, Mr. Chairman, and that has not been included in the minutes, Mr. Chairman. I think that's very material in terms of determining the consistency of that the testimonies of our witnesses, Mr. Chairman. You wanted what? You wanted what? I wanted that included, Mr. Chairman. I think that's very material. You, in succeeding hearings, Kamo, what is that you wanted to... Well, I have yet to see the minutes for the October 6 and October 10 minutes, Mr. Chairman. October 6 and 10, precisely, we have to defer approval of the minutes of October 6 and 10 because we have not received copies yet of that. So does that satisfy your concern?